guys, papunta tayo ngayon sa Quezon City. Ang tinignan ko sa Google Map, mga 21 kilometers. Oh, sisimula pa lang tayo ngayon dito sa Montalban, Rodriguez Rizal. Tara, samahan nyo ako sa biyahe. Kukunin lang natin ang carrier na nakausap natin sa kasama din ating kapadyat. Kasama namin alas 9. Tingnan natin kung ano oras tayo makakabalik doon. Nakakapunta. Tara. Pagpapunta dyan, papunta ng Timbaylan o kay Shotgun, pero dito tayo dadaan. Palabas tayo ng highway. Nagbibisikleta na ako. Yun din ang hindi ko alam. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dati. New normal.
SM City San Mateo. Alright! Sunset! Wala pala akong relo. Subukan natin kung di tayo ililigaw ni Google Map. Sundan lang natin itong mga lodi, unahan natin sila. Aglangoy si Sid Marino. Taas na ahon to. Sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa akin sumabay. Ang pagsada't kabundukan ay nakihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod, kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang maghihintay sa atin. Huwag ka na mabagal-bagal pa. Sarap magbay. In 150 meters, turn right onto Commonwealth Avenue, Don Mariano Marcos Avenue. Marcos Avenue. Marcos Avenue. Magaan tayo. Take the next right onto Commonwealth Avenue, Don Mariano Marcos Avenue. Marcos Avenue. Okay.
next right onto Commonwealth Avenue, Don Mariano Marcos Avenue. Continue on R7 for 3 kilometers. Karating tayo ng Quezon Memorial Circle Circle. Yes, panalo. Continue straight. Quezon Avenue, R7, then turn right after Bank of Commerce.
right after Bank of Commerce on the right onto Examiner. Order natin. Yan. Pa. Mga sir, nakarating na ako, sabi ni Google. Pero si Kapad Jack na nagbebenta ng carrier, eh hindi ko nakita. Kaya bigla akong nanghina. Eh syempre, kala ko baka malayo na naman. Yun mga sir, nagkita nga kami ni Sir Tanong dito noon sa may tapat ng Makto. Pero nagmamadali po kasi siya noon, kaya hindi na kami masyadong nakapagkwentuhan. Tapos yun, nabot na lang niya yung carrier, tas nagpaalam na rin po kaagad. Hindi ako naman, kinabit ko na agad yung carrier para wala nang bibit-bitin pa uwi. Sarap magbike! Sumama sa akin, tayo'y maglapay. Kunin ang bisikleta at sa akin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa.
solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Tapos lang natin gawin yung bike. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap
at sumama sa akin, tayo'y maglapain. Kunin na ang bisikleta at sa akin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o yan mga lods, napansin nyo kanina. Kagaling natin ng picture-picture, ng video-video. Ayan. Tapos yun, ginawa ko, bumalik ulit ako. Bumalik ulit ako ng sa may UP Diliman. Tapos yung kanto doon, yung pupano, tawag sa kanto na yun, Emilio yata, Emilio Street. Diyan ako pumasok. Pinasok ko yan. Tapos, akala ko, yan na yung labas papunta sa may Batasan Hills. Kaya yun, diretso-diretso pa rin. Hindi pa lang ako nakakaramdam na naliligaw na ako hanggang pinilit ko pa rin na isipin yan yung tamang daan. Pinasok ko pa rin. Okay, diretso-diretso. Tingin ako kay Google Map para din ako bumalik sa highway kung may lusutan. Ayan mga Lodi. Nung dumiretso ako dyan, pagtingin ko sa Google Map, ano, may, kung mayroon siyang i-recommend na lusutan. Ang ginawa sa ni Google Map, pinaikot-ikot lang ako dyan, ikot-ikot. Kaya yan, isipan ko na lang na bumalik sa highway, tapos pinatay ko na lang muna yung pa natin, camera. Doon na lang natin sisindin ulit pag malapit na tayo sa may Batasan. Ito na mga Lodi, ano, nahanap na natin yung kanto na dinaanan natin kanina nung lumabas tayo. Tapos dito na lang pala tayo makakapasok, mga 3 kilometers pa yan bago nakarating dyan. Tapos nyan, edi diretso-diretso lang yan. Hanggang yan, nagtanong pa ako kay Manong kung yan na ba talaga yung papunta ng Batasan. Kaya yan, parang malaking din oras yung nasayang natin dun sa pag-ikot-ikot kanina eh. Pero buti na lang, ayun, pangali pa pala eh. Sobrang init. Ayun, buti na lang, pababayang panusong yung madadaanan natin dyan sa may Batasan Hills. Kaya, yun, makapag-recovery din tayo mga lods kahit pa paano.